Yapi. Grabe naman, nagtitimpla mo, tinitimpla mo dyan. Milo. Milo. Ay na nga, good afternoon everyone and welcome to our... Umilis to our coverage of ESL 1 Genting 2018 at nasa upper bracket na tayo. At of course, bago tayo mag-start, mamimigay so meron kami kaming mga, bagong giveaway para sa mga tournament. Pillow. Oh, plushy, pillow. Mga spirit pillows yan. So si Storm Spirit, Earth Spirit. Ito pa, meron si pa ako dito Ember sa likod. Spirit. Si Ember Spirit. At saka si Juggernaut. Ayan. Ayan. Feeling kasi ni Juggernaut part siya ng spirit. Oo, nag-feeling lang siya. Oo, nag-feeling lang siya. So, diba? Welcome back! Welcome back! Mga pre. Welcome back, Madam Manu. Madam Erica, kamusta naman ang... Galing ako ng Davao, so hindi niyo ako nakita dahil medyo busy kami para busy sa... PPGL. PPGL. Oh, mainit. Mainit ang laban ng Davao, pero mas mainit pa. Mas mainit pa. Sa ba, tinitimpla mong Milo. Sa tinitimpla ko Milo na hindi na talaga mainit kasi nawala na ng tubig. Napalaban na lang ako sa natarang tubig. Oo. At of course, ang laban natin na Team Secret versus Fnatic. Hoy! So ang ating mga kababayan... So si Kabarong DJ Kabarong Abed ang maglalaban dito. Ayan. Hi Kuya Manjin, hi Madam Aki. Alam niyo para mapanaluhan niyo yung ano, yung itong unan. Kailangan manood lang kayo ng stream namin at paramihin yung points nyo. Para dumami yung points, syempre dapat hindi kayo aalis dito. Para continuous yung kung aalis kayo, altab lang kayo. Tapos ang kailangan niyo gawin, ita-type niyo lang ang exclamation point. Laba tayo dyan sa chat. Try mo. Exclamation point. Laba tayo dyan. Siyempre, pag tinanong nyo yung laba tayo dyan, meron mali, tayo dyan. Mali yung spelling mo na laba tayo dyan. DYA. Laba tayo dyan. Yan. So, may nakalimutan tayo, hindi lang plushy ang pinapamigay natin, pati ang Dota 2 Cup. So, metal siya. So, metal napakaganda yan. Mga kaibigan. So, yung mga cup lords dyan, magugustuhan nyo to. Oo, mga cup. Uy, grabe, ang ganda naman ito. Ang ganda nga, ay metal siya. Wala ba tayo talaga nito? Wala tayo nito eh. Ang ganda nga nito. Ano? Ano yun? So, ayun na nga. Mainit pa sa dance floor yung ano na yan, ha? Yung cup na yan, ha? So, bawal ko yung suot dahil... Pinamimigay. Oo, yan. Pwede nyo mapanalunan yan. Kasi mamaya magdodraw tayo ng mga winners. Yes, at ito na nga, going back into the draft. Ay, tapos na pala yung draft. Medyo malapit na matapos yung draft natin. So, Team Secret picking the Elder Titan Disruptor, Razor Lifestealer, at Fnatic naman with the Chen... Lion and Batrider tsaka Tinker. Naku, Tinker ni Abid. Tinker Rino, Master Rino. Uy, nauuso yung Chen pick ngayon. Gusto ko yung Elder Titan kasi meron akong kilala na Elder Titan spammer. So, binabati ko si Fred. So, one page Elder Titan. Yan dahil sabi niya, sobrang daya doon ng Elder Titan na yun. Kahit sa late game, ang sakit nung masakit yung right click. Earth Split. Tapos meron pa 100%. Nasa kanya na lahat. Defensive, right, offensive. Oo, tama ka diba? Dyan. So, Team Secret, banning out the... Chronosphere guy, the Dark Terror to kasi counter yan sa ano setup nila from the Elder Titan na Earth Split. Ang ganda ng lineup ng Team Secret dito, makikita natin yung combo nila, Earth Split plus the Static Storm. So, meron pa silang Static Link, so, meron pa silang Plasma Field. Ang ganda ng zone capability nila dito, pero Fnatic getting the Shen. Tapos first time ko na ulit makita after napakatagal dito, Madam Erica, Lion Pick. Lion pick. So, hindi siya masyadong pinipick ngayong meta. Pero alam mo naman, di ba, yung kapag ka nag-level 25 siya. Yung Voodoo Dolls. Oo. Tanggal lahat. At saka, hindi lang yung Voodoo Dolls. Yung mana drain. Yung AOE na din. Pag nagaganims pa, yung finger, AOE din. Pero I doubt na makikita natin yan. Meron pa siyang talent, di ba, yung... Ngayon yung Voodoo. Yung maraming, ano, maraming yung, palaka. Yung Voodoo... Yung level 25. Yung level 20, yung mana drain. So, ang dami mong pwede maubusan. Lahat na ng skill nila yun, AOE, mga kaibigan. Pero, interesting pick coming out from Fnatic. Offlane, Shen. Hindi, sabi nila kasi kanina. So, ayun na nga, hindi siya offlane. Dahil meron na silang, pinick na nila yung Batrider. Third pick agad yung... Offlane yung Batrider. So, eto na. Support Shen. Storm Spirit. Ayun, no. Speaking of Storm Spirit, meron tayong Storm Spirit Flashy na mapapanalunan nyo. Pag-denipe nyo ang exclamation point, laba tayo dyan. Laba tayo dyan. Meron tayo dyan. Marami tayo dito. Madami tayo dyan. Mm-hmm. Op!
Pero kung makikita mo Draw Ranger last pick para sa Fnatic, gusto nila mag-push dito, Madam Aki, kasi makikita natin pag yung Shen kumuha ng mga Neo Pets. Tapos itong si Draw Ranger, meron siya nung Precision Aura. Masakit ang kanilang pushing capability dito kapag nanalo sila sa Clash. Tapos Tinker, maganda rin ang kanilang pick-up capability dito. Tsaka sulit na sulit yung Precision Aura niya kasi mga range heroes to, Tinker at saka Batrider. Oo. Sulit na sulit lahat yan. Sila range. Plus Chen, plus yung Lion, di ba? So, eto na nga. Feeling ko, mas gusto ko yung lineup ng Team Secret ako dito. Ako kasi, din. In the end, baka mahirapan silang hulihin yung Storm Spirit. The fact na meron kang Elder Titan, automatic mazuzone out yung mga Neo Pets. Sobrang matinding bosset sa lane niyang Elder Titan. At saka maganda dyan, kapag tumama yung Earth's yung Echo Stomp, tas may naka-static link, pwedeng gawin ng Razor, wag niyo muna gisingin yung tulog, makakuha siya ng 5 seconds na extra extra damage coming out from the static link. So, ang nostra namin dito ni Aki ay Team Secret. Team Secret ako dito, kasi ayun na nga, mahirapan sila hulihin yung... May lifestealer pa sila. Panghuli lang nila dyan, siguro yung... Pa sila. Pag na-voodoo, pero... Pag naglinkin yan. Pag naglinkin yan, wala nang kaano, mahirapan ng Team Fnatic. I still go for parang Team Secret. Parang hirap ng lineup ng Fnatic, pang pick off lang. Parang pang pick off lang yung lineup ng Fnatic. So ayun na nga, game na mga kaibigan. Let's go into the game sa Radiant side. Team Secret, Poppy as a Disruptor Ace para sa Lifestealer. Yapzor for the Elder Titan. Fata as a Razor and mid one for the Storm Spirit. At si Eternal Envy naman ang Draw Ranger. Abed ang Tinker. DJ ang Shen. At si Pylaidai Lion Universe bilang ang Batrider. Makikita natin ngayon ang Team Secret na nakasmoke. Pero makikita ata nila si Lion in the jungle, the mighty jungle. Astral Spirit nilabas na ngayon ni Mr. Elder Titan, ni Yapzor. Uy, grabe naman. Oh, nilalakaran, men. Yung mga Wami Yu. Pero si Ting, alam mo, wag mong babaliwala. Plus pa yung, ano, plus pa yung Lifestealer. Feeling ko, sakit. Lalong sasakit ang ulo ng Fnatic dito. Eh. Sasakay sa Storm Spirit. Bestie. Kailangan ng Fnatic dito ng early aggression kills using the Lion and the Batrider. Especially kapag nag-level 6 yung Batrider tsaka yung Lion, kaya nila mag-push. Kahit pwede rin sumama yung Shen dito. Ang dami nilang pang stuns dito. Pero yun nga, mahirap dito. Storm Spirit, mararamdaman natin to around 50 minutes ng laban natin. Kapag ito nakapag-linkin at hindi nila makukuha agad. Mahuli-huli to. Ewan na lang natin. Tsaka ang yung terms kasi ng panghuli nila hindi AOE. Oo. Pwera na lang kung yung stun ng Lion, lahat, yung Earth Spike, di ba? Parang matamaan. Pero kasi yung Flaming Lasso, yung sa mga Chen, di ba? Pang-isahan lang siya. So, pang-isahan nga lang talaga. Compare mo dun sa hold na dala ng Team Secret dito, yung Elder Titan, di ba? So, dito tayo sa mid lane. The Disruptor is actually a good counter against the Tinker dito. Yes. Kasi because of the glimpse, kapag yung Tinker nag-online yung kayang Boots of Travel, pwede nila mahuli. And the fact na meron silang Astral Spirit, pwede makita kung saan magdadagger yung Tinker, kung saan siya magtitipi dito, Madam Aki. Yung mga Wami Yu. Tama ka dyan. Pero syempre, tignan pa rin natin. Depende pa rin to sa pag-execute ng dalawang team natin. Dito sa mid lane, 2-4-2 situation, ayaw talaga nilang iwan yung dalawang mid lane. Ganun na ngayon. Kumbaga, lahat na ng teams ngayon nagro-rotate kung sino yung pinaka, yung mag-carry nila. Doon na tumatakbo yung play style na uso ngayon sa Dota. For the side of Secret, medyo kay mid one sila kumakapit. Ngayon, ang Fnatic kumakapit kay Mr. Abed of Roses. Kung mapapansin natin, mga kaibigan, may nagtatanong, best of ilan ba to, Aki? Best of the best. Best of three. Kanina lang pala yung best of one. Kanina, best of the best. Ngayon, best of three. Ngayon, best of three ito. So, nasa upper bracket tayo. Si Ender kasi, kapag tinatanong mo yan, Der, best of the best. Ang lagi niya sagot. Best of ilan? Ang lagi niya sagot. Best of the best. May natutunan tayong bago, di ba? Dito naman sa mid lane, nandito ang Elder Titan kasama ang Lifestealer. Against the draw and protectado Chen. Protectado si Ace. Protectado si Ace dito, mga kaibigan. Pero tingnan natin ngayon. Ang last hits and denies, Tinker, tsaka Storm Spirit. Tablado. Parehas silang nakakakuha ng farms nila. I think medyo mahirapan ng Storm Spirit dito, mga kalasit, kasi pwede siya i-laser ng Tinker dito.
na nagbibigay sa kanya ng mga dalawang hit na pwede mag-miss. And alam naman natin na yung kailangan pa lumapit ng Storm Spirit para makalast hit. Think ko pwede siya mag-match of the machines build. Bago makalapit yung Storm Spirit, tatamaan na siya ng mga marcha. May hinahabol ata dun sa taas. So, wala pa lang. Chill build lang. Nag-disengage na sila yung... Oo. Pinoprotekta ng Tinker dito, dalawang Thunder sa mid lane, mga kaibigan. With a Thunder Strike para dito kay Sir. Nangangamoy pizza party. Oo nga, naku. Mga kaibigan. Alam mo, parang gusto ko ng pizza. May maganda-gandang pizza yan. Pero ito na nga, rage lang ang sagot ni Ace sa mga Neopets ni DJ dito. Oo, tama ka dyan. Ace, nangunguna ngayon sa ating Last Hits in the Night. Tinkers, dalawang katapat niya sa mid lane, mga kaibigan. Level 3 against sa level, almost level 3, Storm Spirit. Actually, level 3 na pala si Storm. Uh-huh. Pero nagkakasaykuhan lang sila dito. I think matatagalan ng Storm dito sa kanyang level. Oop, eto na. Medyo nagkakaroon ng balugbugan dito sa mid lane. Meron siyang, there will be the Elder Titan as well. That would be the first kill para sa side ng Team Secret. Pero ito pa, may mahabol pa eh, gumugusto. May nagtatanong dito, what's with the Neopets? Neopets, yan yung mga alaga ni Chen. Oh. Pero Lifestealer, magtitipi siya dito sa taas at magmamambout na rin ang Bad Rider. Actually, yun lang ang tawag namin sa mga Alam niyo naman dito, meron tayong mga sarili nating terms na ewan ko na lang, naririnig ko na kung saan-saan. Oh, padagdag na nga ng padagdag eh. Oh. Yung ice ba yun? Ice ba yun? Yung dance floor nga, di ko naiintindihan kung ano ibig sabihin nun eh. Mainit sa dance floor. Oh, basta, yun na yun, guys. So, 1-1 tayo, 4 minutes. Hindi masyadong mainit ang bakbakan natin sa early game, Madam Aki. Again, Fnatic, they need those level 6 skills mula sa Bad Rider and sa Lion to get pick-ups. Alam naman natin, meron silang Shen. So, the fact na magkaroon ng travel itong Tinker, pwede niya isama sa Shen, pwede siya mag-TP dun sa mga creeps nung Shen. And bigyan nila ng space yung Draw Ranger dito para makapag-farm. Ang problema nga natin dito, yung AOE potential nila kulang. Kulang sa setup. Meanwhile, sandali lang. Dito sa jungle, may hinahabol ng mga Neopets na Centaur patay na may stun and that would be kill for Pailaitai. Pero maghahabol pa si Mr. Papi Jr. dito. Uy, nag-glimpse mga Papi Chulo. Si DJ ang magiging ulam dito. There will be the static link. Hinahabol siya ngayon ng Razor. Mukhang easy kill to para sa carry ng Team Secret. Dalawang hit, dalawang hit. Isa pa. Op, two hits. One more time. One more time. Hit me, baby. One more time. A 2-2. Grabe naman. Walking the dog, kitang-kita mo naman yung ginawa doon ni Mr. Mr. Patam. Medyo over-commitment para sa side ng Fnatic. Yup. 2-2. Tamang tabla ang score natin. Universe, sino daw ang favorite ni Yopet? Actually, hindi ko alam eh. Ako yung Centaur. Pwede. Speaking of Yopet, shoutout kay Miss Kang Dupet. Ayan, nakasama natin yan sa Galaxy Battles para sa isang matinding tour. Abangan nyo yan, guys. Abangan nyo yung ginawang tour guide jutsu. Tour guide jutsu. Na-miss-click ko lang. Channel. Hindi ko talaga siya meant sabihin. Oo. Pero ito na nga, may San Goku dito. San Goku? Ay, maganda to ha. Kasi kumbaga, labanan ng aura to. Pag nabigyan ng aura yan, Draw Ranger na mainit yan. Mainit bumanat yan, bestie. Sa dance floor. Kita naman natin, pangalawa sa network natin ng Draw Ranger. Oo. Kasi pag yan, di ba, may precision aura na siya. Uh-huh. Pag nilagyan pa siya ng mga Neopets aura, yung pampabilis ng attack speed, yung pampabilis ng movement speed. Oo, yung dog. Yung dog, oo. Yung may critical. Ang daming aura na nung Draw Ranger. Pag room height click yan, tapos ang banga nitong Storm Spirit. Kailangan ng Fnatic dito magsama-sama around before 20 minutes. I think, kapag may mga level 6 na sila, masakit ang kanilang burst potential. Tinker can actually burst down anyone sa lineup ng Secret na may kasamang Lion except for the Lifestealer kasi meron siyang rage. Pero kasi ang Team Secret dito, meron silang pang counter initiate doon. Patulugin lang sila ng Elder Titan eh. Makakapag-back na sila. Oo nga, tama ka dyan. And the Elder Titan combo with the Static Storm combo is very legit din. Kumbaga, makikita natin, mainit masyad. Kasi kapag sakto, na Earth Split sila, nag-static storm ka, makakakulong ka ng either tatlo or dalawa kagad gamit yung kinetic field nung disruptor. So ang ganda ng team fight dito ng Team Secret. So Bat Rider doon sa top lane, level 6 na siya. Oo. Pwede na siyang sumama sa mga team fights dito sa mga pick-up. Yep.
yung flaming lasso niya will be a very big help para sa side ng Fnatic dito. Eternal Envy. Eternal Envy, level 5. Oh, kailangan agad makuha ni Eternal Envy yung kanyang Shadow Blade and the BKB para sa potential escape dito. Alam nating low mobility ang Draw Ranger, and once na mahuli siya ng isang glimpse, pwede-pwede na siya mapatay dito even though ma-dust niya. Ang threat lang din, kasi malambot ang Draw Ranger once mag-gank siya. Malambot din ang Lion, malambot din ang Chen. Oo, yun na. Pero may sinasabi dito si Wonderdream, maganda ang kanyang analysis dito. Medyo vulnerable din sila sa ano dito. Lalambot din kasi nila eh. Kung papansinin mo, yung Chen, ilang ano lang yan. Ilang pindot lang yan. Pero meron naman siyang Hand of God dito. Once so maging online ang Storm Spirit eh, dapat kabahan ng... Even kahit ma-silence mo yan eh. Kahit mag-gas niya yan, ilang cooldown na naman ang gas. Ilang seconds lang naman din. Unless ma-lockdown nila ng maganda na budo. Malockdown nila ng Impale na maganda. Level 6 na ba yung Draw? Wala. Medyo napag-iiwanan niya sa farm ng Razor. Nakakapag-farm siya kahit level paano 6 dito. Na siya, level 5 yung Razor. But tingin mo nga rin yung network dito. Dito naman sa top lane, ang Lifestealer si natin Ace. Medyo tahimik. Nananahimik. Nananahimik. Malapit na mabuo ang kanyang ano dito. Armlet of Mordigan. Kumbaga, ilang kiliti na lang yan. Oo. 500 plus 500. Shoutout kay Chibi Ryan. Lumalambot din daw ang puso niya pag ako nagkakas. Grabe, grabe, ice ba yun? Ice ba yun? Alam mo, marami daw lumalambot ang puso pag ikaw nagkakas. Pinako. Ano masasabi mo doon? Huwag ganun. Ay, Naiya. Grabe naman yun. Op, pero si Mr. Abedo Process dito. Hindi nila maka-cancel out ng DB. Ibihan lang din nila. Pero dito sa mid lane, may nagyayari palang balugbugan dito. That would be a kill for Eternal Envy. Ito na ata. Oh, pinainit ang dance floor. Pinapainit ang dance floor. Inaapo yan. Inaapo yan. Oh, pero ganda naman ang pick-up. Fnatic would just choose to disengage dito, pero may napatulog mga kaibigan. Yun ang sinasabi natin kailangan gawin ng Fnatic sa early game. Yes. Itang kita mo naman, tatlong hero. Apat actually. Ang nag-commit sa isang Storm Spirit dito, they need to shut down that Storm Spirit. Kasi even though makakapag-farm at makakapag-farm kasi ang Storm Spirit eventually, kahit anong gawin mo eh. Ang ganda naman ng glimpse ni plus TP out ni TP Bobby. Out. Oo, pero lambot niya doon ha. Kitang-kita mo yung Batrider, pwede na mag-rotate dito. May dagger na ba yung Batrider direct? So nakadagger na yung Batrider, delikado medyo na sila dito. Medyo mabilis ha. Mabilis. Ang bilis niya mag 9 minutes dagger, oh. Dagger. So, may boots na ba yon? May boots? Meron, may boots siya. Mabilis. Oh, di ba? Ganyan ako mag-Batrider. Tama. Dapat nga 8 minutes, alam ko nagagawa mo na eh. 5 minutes lang? Oo. Wow ba? Medyo nabagalan pa ako mag-farm kay Universe dito. Oo. Joke lang. Narinig nyo yun, guys. Wami yun. Narinig nyo yun. Hindi ako yung nagsabi. joke lang. Nabagalan pa daw mag-farm, pero tingnan natin dito. Delikado tong Storm Spirit ito. May dala-dala siyang double damage. Kaya niya patayin tong Chen, actually, kung maiwasan niya lang yung mga stuns nung mga Neo Pets dito. Actually, nakakuha nga ng kill si Eternal Envy dito. Mukhang meron na siyang will to live. Oo. Hindi na siya takot pumatay. Alam mo, pag nagkakas tayo, lagi Fnatic. Oo. Pag lagi magkasama. Pero eto na, Whiskey best friend ko, pagbigyan ko ba o iwasan ko? Alam mo, nasa sa'yo yan, pare. Hindi ko masasagot yan. May mga bagay na hindi ko masasagot. Pwede mo naman pagbigyan. Kaya nga pagbigyan eh. Ibig sabihin, iiwasan give pa chance. Din. Give chance. Pero pagka ano na, aawit na. Aawit na talaga. Kailangan na ang Fnatic dito. Ito, may finger na ang Lion. So, pwede nilang i-burst down tong Storm Spirit once mahuli nila. At ito na nga ang sinasabi na. Natin. Magsisimula na si ang Pata. Ganking. Si Pata. 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 Oo, Pata. Pon. Pata. 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 Blink Dagger plus Flaming Lasso. Plus the finger grabe of death, mga kaibigan. Grabe naman yun. Nakita mo yung synchronization of skills doon. Madamaki. Pero ang kapalit niya na yung buhay ni Universe dito, pinatulog lahat na. Lahat na nga talaga. Counter go from after counter go. Coming out from a Team Secret. For dito ang palitan. Medyo ano doon ha. Sa tingin ko, medyo ang lalim ng pasok ng Fnatic. Oh. Nakita na kasi ni Razor yun eh. Medyo na, I think. Kaya nga siya nag-back eh. No, I think medyo late ang pasok ni Batrider doon. Pero siguro enough time lang din para makuha nila yung combo nila. Kasi sobrang pasok na pasok yung finger agad. Pagkalaso, pinigil niya na agad. Wala na siya pa ang pakialam eh. May voodoo ba yung Lion, Direk? Patingin niya. May voodoo. Ayun. So mana drain yung hindi niya muna binuha. I think siguro kung binudo agad, tapos impale, finger, lasso, mas malayo yung pwede nilang ipaglasohan.
Lasso, so hindi sila aabot hanggang kasi yung na-glimpse hanggang Torre. Eh. Oh, na-glimpse hanggang Torre. Pero okay lang din naman. Achilles Akil, mga kaibigan. 4-3. Ang laban natin ngayon, Yules, ang bubuin ni Patrick. 1K gold lead actually para sa side ng Fnatic dito. Hindi masyadong malaki dahil palitan lang eh. Palitan lang yung palitan nangyayari. Lang kayang-kayang makipagsabay ng isa't isa. Mainit ang dance floor. Mainit ang dance floor. Ayan. Pero alam mo, madam, feeling ko 50 minutes to. Yung Tinker, feeling mo lang. Yung Tinker nakakapag-farm. Tsaka yung ano, yung Storm Spirit. Ayan na yung Tinker, naka-ano na, oh, travel na. Oh. Naka-boots of travel na 12 minutes. It's actually good for Tinker. Around 12 minutes yung pinaka-late na pwede mo makuha yung travel eh. Kapag kukuha ka ng mga iba pang essential items. Sabi ni, sabi dito sa Twitch chat, magkukulangin siya sa mana kung vinudo pa niya muna. Pero puno mana niya nun eh. Feeling ko sakto lang. Feeling ko sakto lang, oo. Oh. Mamaya mo na i-mathematics. Mamaya na natin i-mathematics. Pero I think enough na talaga. Pero tingnan natin dito mga kaibigan na, well, it's tier 1 on, tower down nga sa side ng Fnatic doon sa bottom lane. Mukhang maagang nakapush yung Draw Ranger. Oo. So, pero pang-anim siya. Pang-lima actually sa net worth. Yung draw, di natin alam. So, smoke ang call dito ng Team Secret, sino kaya ang mahahanap nila dito. So tatlo pa. Ito na, na nga yung sinasabi natin na si Uber Express dito. Lifestealer infest sa Storm Spirit. So magandang combination to. Para na rin yung ano eh, Lifestealer Slardar. Naspatan. Op. Pero kung nagkakaroon na ng gas in the wind, pero pang Static Storm mga kaibigan, na-activate na ng Shrine. Patay si Mid 1. Uy, pero uy, pumalik. Bumalik yung Owl! Nasaan yung Owl? Bumalik. Medyo magulo ang nangyari. Ayun na nga, ang makalungkutan lang doon, na-silence yung Storm Spirit. So medyo wala siyang nagawa. Ang ganda rin ng TP reaction ng Fnatic dito. Yap. At medyo malalim ang ginawa ng Secret doon. Nakipaglaban sila sa Shrine. Pero medyo pinauwi daw ni DJ yung Owl. Nalito yung cameraman natin eh. Nalito si Brother Ender eh, kung saan napunta si Mr. Universe eh. Pero ayun na. Oh my goodness, Flaming Lasso para sa Lifestealer dito with the Rage mga kaibigan. Open wounds at mawawala ang Rage niya dito. Medyo mag-slow down slow siya ng chain. Pero on the Patay other side of the map, Tinker dito pinabalik ng Disruptor. One more hit and he will go down. Pero sa mid lane, tatlo ang mapapatulog dito. Buti ka mo na Thunderstrike yung Tinker doon. I think medyo miscommunication sa Secret yun kung napabalik tapos sa walang Thunderstrike kasi buhay yun kung walang Thunderstrike. Tsaka medyo malalim nga. Pangit nga rin yung pwesto ng Clash kanina dahil nasa Shrine sila. Nasa Shrine sila. Ang bilis talagang makakapag-react Regen, ng ano doon. Maganda yung right click nila dito. Shadow ano daw kaya ang nakain ni EE? Bakit siya sumasama? Baka nakapag-pizza. Nakapag-pizza, pwede. Hawaiian. Hawaiian pizza. Baka Malaysian pizza to. Hindi, kaya naman kasi nila eh. Si EE, kidding aside sa mga jokes natin about kay EE, pag alam niya kasing hindi kaya talaga, dun na, yung game na yon, doon talaga siya hindi sumama. Pero ngayon, kaya naman nila makipag-firepower. Yung capability ng draw dito, panapanain lang niya. Shoutout natin yung sa ating subscriber, si Miguel from LA. We love you too. Ganda pala ng talent ng isang Storm Spirit. Eh, no? Meron siyang plus 1.75 mana sa kanyang level 10 talent. Uy, grabe. Medyo maagang Roshan attempt dito at andyan ang Wamiyu. Na-scout sila doon mga kaibigan. Nalaman nila dito and I think objective-wise na ang kukunin ng Fnatic dito. Sasama na ng sasama ang Shen dito para doon sa Draw Ranger. Pwede na nga sumama yung Draw Ranger actually with the Shadow Blade. Tapos let the Tinker control the creep equilibrium lang kung anong gusto niyang gawin dito. Malapit na ang kanyang dagger, 1,000 pesos na lang, mabubuo niya na ang kanyang dagger dito. 100,000 piso. Oo, 100,000 piso. At wala pa nagkakabasagan dito ng tore, Madam Aki. Yep. Buhay na buhay pa yung mga tore ng Fnatic dito. Nahirapan ang Secret kumuha ng isang pitas dito. Lifestealer actually, pa-mid game na, pwedeng-pwede na siya sumama. Yun nga yung sinabi natin kanina, yung Grab Express. Yung Grab Express. Oo. Pero ano pa kaya ang pwedeng item para sa Lifestealer dito. Sabi ni Wasoy dito, we love Mineski TV from Ayala. Uy, Ayala. Hindi LA, Ayala. Ayala, At least may LA. Ayala Makati ba yan? Ayala Makati. Oh. Pero dito sa top lane, there will be the Tinker. Hindi, wala palang Tinker. Nag-ano lang siya doon. Tatlo ang nandito, so
Sama-sama na sila lahat. Oh, hindi na sila naghihiwa-hiwalay eh. So itong tatlo, pwede na itong maging ano eh, eight-nap crew. Maging eight-nap crew with kasi with yung Batrider. Mas kailangan siya. Mas kailangan siya ng tatlo. Power Rangers. Power Rangers. Yung apat actually. Yung apat pwede na sumama. Si Ace, I think, pwede na siyang sumama para meron silang ibang right click dito. Uh-huh. Kasi meron naman na siyang Shadow Blade to escape. Pero medyo delikado nga lang, medyo risky nga lang kasi nga malambot siya. Tapos kapag nahuli man siya, ma-setupan siya ng isang magandang Echo Stamp, kayang-kaya siya patayin kagad. Yung Tinker yung magiging Ace ano dito eh. Yung magdadala ng ace ulam. Ace player. Oo, magiging Ace player talaga dito. Yep. So, kasi pwede siyang mang Psycho-Psycho na lang. Space creator siya ng fanatic dito. Yep. Pero kasi yung vision na kayang ibigay ng lineup ng Fnatic is medyo counter din sa Tinker. Meron silang Razor, meron silang may Disruptor, may Elder Titan. Correct. So, pwedeng-pwede nilang mascout yung Tinker dito kung saan siya pupunta. Pero I think kung mag-aganims pa dito si Mr. Abed. Tingnan mo. Oh, pero teka lang. Uy. Aganims medyo maganda para sa Razor, sa Storm Spirit at saka sa Lifestealer dito. Kasi alam naman natin, Storm Spirit na siya sa pero daw kasi na pag nag-BKB ang Naix, wala na doon silbi yung ano. Oo, yung laser. Yung laser. Pwede naman. Oh. Pero kasi may rage ka na eh. Pero pwede pa rin naman, no? Para extended duration. May rage ka na eh. Pwede naman, pwede naman. Pwede naman talaga. 2,100 gold para sa Lifestealer dito. Grabe, natutuwa ako sa mga Tropa Pips natin. Nag-a-analyze. Nag-a-analyze din sila. Oh. So, gusto siyempre, namin share-share ng thoughts tayo dito. Oh, kasi diba? Hindi naman lahat masasabi natin at hindi rin lahat ng sinasabi natin ay tama. So kung meron kayong thoughts and analysis, sabihin nyo lang sa amin yan. At, Kuya Manjin, ganito kasi yun eh. Mga Kuya Madam Aki, ganito kasi para yun. Para tayo nagbe-brainstorming. Nagbe-brainstorming tayo dito. At maraming salamat. Eto, 19 minutes ang laban natin. 9 kills pa lang mga kaibigan. Medyo playing safe ang dalawang teams natin dito. Ayaw nilang makipagbalugbogan. So, sinesecure muna nila yung enough levels and enough items bago nila i-risk yung mga risky team fights. Risky team fights. Sina natin ang wards dito. Medyo safe wards coming out from Team Fnatic, mga kaibigan. Actually, meron silang aggressive sa bottom lane. Since doon sila nakapag-push, pwede sila mag-rotate dito kasi may chance na mag-depensa sa baba yung Lifestealer or yung Razor. So, pwede-pwede nilang rotatean yan dyan. Meanwhile, Secret, binibuild around nila sa mid lane yung kanilang site dito, mga kaibigan. Yep. Since hindi pa nga nababasag yung both towers sa mid lane natin, may possibility dito maganap ang isang risky clash. Sabi ni Wonder Drift, nag-expect siya na Team Secret to play very aggressive sa early game. Pero ang nangyari kasi, yung mga supports nila, si Mid One, binantayan siya ng Disruptor. Oo. Yung Razor, binantayan niya yung Elder Titan. Kasi kung iisipin mo, hindi nga naman din kasi, kung mag-rotate sila, malulugi yung lanes nila. Malulugi yung lanes na iiwanan correct, nila. Correct. Kasi ang katapat ng Razor sa baba is Draw Ranger plus yung Chen. Mahihirapan talaga siya. So, okay lang din para sa akin na hindi sila naging aggressive sa early game. They just need those core items para sa mga heroes nila like Razor. And speaking of core item, si Storm Spirit dito meron na siyang Bloodstone. So, dagdag sustainability sa kanyang mana dito, mga kaibigan. And tingnan mo na ngayon. Eto na, speaking of the devil na magagang, mukhang nakapasok na dito ang Lifestealer. May grab Uber dito. So, merong Draw Ranger na nagtatago, mga kaibigan. So, eto na nga ang crush natin. Silence para sa dalawa. Pero may naiipit na Batrider dito. Glynims, mga kaibigan. May Static Storm pa. Mamamatay ata dito ang Eternal Envy. At mukhang inabol pa na si DJ with the Idol Storm. Walking the dog. Mr. Pata, tamang racket dito si Mr. Abed. And with that, 2 kills for the side of Secret. At nakuha pa sila ng Tier 1 tower. Medyo pangit yung pwestuhan eh. Pangit yung pwestuhan. Ito yung dapat iwasan talaga. Yung sinabi nga natin kanina, di ba? Around 15 minutes, hindi natin mararamdaman itong Storm Spirit na to. Pero once mag-online siya, sasakit ang ulo dito. Kitang-kita mo, without BKB on the Draw Ranger, without BKB on the Batrider, pasok ang Storm Spirit, hilain mo, labas yung Infest Bomb, ngert. Ayun na nga din eh. Tapay. Yung silence na kayang dalhin ng Draw Ranger. Sobrang saglit lang niya. Kita mo, di ba? Ilang seconds lang na silence yung dalawa doon sa gilid. Pero nag-glimpse agad siya. Oo. Siya pa rin yung Tie Pods.
siya pa rin yung type pads talaga. And then low mobility nga, sabi nga natin, Lion is also low mobile hero. Lahat, alos walang pantakas ang Fnatic dito, mahuli sila ng mga stance eh. Kailangan nila yung force stop, kailangan nila yung Yules, yung Shen, sige meron siyang pauwi, pero kapag nahuli din siya dito, pag wala siyang mga Neo pets, type pads academy din siya dito, Madam Aki. Mas maraming escape potential ang side ng Team Secret dito. So in terms of chase down, kapag nagkaroon ng mga bulan, sa tingin ko sa Team Secret. Team ba? Secret din tayo, pero ito na nga yung capability ng Storm Spirit so plus it. The Life Stealer, di ba? Kahit sinong pwede nilang i-go dito, Mert-Merten. So umahabol ang Tinker dito, mga kaibigan. Si Laser plus the Rocket plus the Blink Dagger. Ayaw niyang tantanan si Ace dito. There will be the Armlet of Mordigan activated. Oy, pero lumaban na ulit mga kaibigan natin dito. Oy, merong ang ganda ng urge. The burst damage. Mr. Yapsoy, pero one hit na lang dito. Si Mr. Ace, pero nakapag-rage pa si Mr. Ace. May static storm pa. Ay, naku po. Killing spree para sa Disruptor mga kaibigan. At ang Elder Titan na nananatiling bayani dito ni Yules. Siya ni DJ dito, pero mukhang siya pa ang mayayatap dito. Bye, kill pots for Universe. Pero ang Life Stealer, nandito siyang inangert ang Chen. 3-4-1. Ang exchange mga kaibigan. Yun na yung delikado sa lineup ng Fnatic dito. Kitang-kita mo naman that Earth Split counter go from the Elder Titan. Yep. Binago. Ang ganda. Sabi sa iyo, sobrang daya ng Elder Titan. Ganda ng zone niya dito. And the fact na sinabi nga natin, wala mga pang-iwas itong side ng Fnatic doon. Type Pats Academy talaga sila. And now, Draw Ranger going in for the Hurricane Pike. Which is actually very actually, good. Kanina pa yung Hurricane Pike na yan eh. Hindi na pa rin nakuha. No. Well, kasi para sa akin, kailangan niya munang mag-farm eh. Yep. So masama din kasi siya kanina. Kung yung Draw Ranger, marami siyang nakuhang kill sa early game, marami silang napipick off. Siguro yun yung time na pwede na siyang sumama-sama muna eh. Pero hindi kasi eh. Oo nga, tama ka dyan. Hindi siya nakakuha, hindi siya masyadong naka-farm. Pero good news for Fnatic dito, nabawasan yung charges nung Storm Spirit. I think namatay yung Storm Spirit doon. 11 na lang yung charges niya eh. Direct patingin nga, Storm Spirit. Oo, 11 na lang, which is kanina, around 17 niyan. Yep. Oh, so nabawasan mga kaibigan. 24 minutes ang laban natin dito. Actually, ito na nga, kanina pa natin sinasabi, si Abed, hindi na siya mag-aaga names dito, Aki ha. Oh. Magre-recta hex na siya dito for the Life Stealer and the Storm Spirit. Actually, hex, okay siya, pero kapag naglinken tong mga to, plus BKB pa, pero si Eternal Envy dito mukhang may gustong patunayan. May gustong nga patunayan dito mga kaibigan. Eto na, nagkapasok na. Eto na naman ang grab Express mga grab kaibigan. Spirit, grab Spirit. Grab Spirit. Speaking of Storm Spirit, namimigay kami ngayon ng mga Spirit na Pillows. Pillows. Earth Spirit, Storm Spirit, Ember Spirit, Pillows, type, plus the Jogger. Type nyo lang yung exclamation point. Laba tayo dyan. Yan, na tinipe ni Anobis underscore dog. Ayan, para makita nyo yung mga points ninyo. At mamaya magpaparapol tayo. Hex na daw? Tayo. Sino na naka-hex? May naka-hex yung na ba? Tinker? Pwedeng patingin direct? Wala pa ata. Wala pa. Mag-hex pa lang. So, ang hex nila galing sa Lion yun siguro. Oh. Kung may nakita kayong hex kanina. Wala pa. Yung Lion dito, level 13 pa lang siya dito mga kaibigan. Actually, pag nag-late game tayo, pwede natin makita. Ang ganda nga nung idea nila na ang lakas nga rin kasi mag-consume ng jungle ng Chen. Oo. At yung lineup pa ng Fnatic, jungle lang ang tatakbuhan nila. Tama. Matapos, yatap mga kaibigan. Nahihirapan ang Fnatic dito. Tignan mo, hindi pa basag yung... Oo, medyo na sightings niya dito ang Tinker. Kumuha ayun na, tingnan mo. Isang first gear lang ang Razor. Pero ito na nga, dito sa mid lane, pinaikot ang Elder Titan dito. Si Ace, Tinker. Siya ang mongertner dito. Medyo magdi-disengage ang Team Secret dito. There will be the Earth Split, pero walang matatamaan. Naiwasan nila yung Earth Split dito. Meron pang glimpse, pero ang gandang laser para kay Abed. Ito, nag-abol dito ang Owl, mga kaibigan. Mr. Universe, hinahabol si Poppy. Poppy Jr. Ay, nakulong mga Bobby D. Oh, Rocketeers. Pero Mr. Pata, Eye of the Storm. But the Impale is there, the Gust is there as well. Pero nandito si Mr. Ace. Super slow ka boy. Eto na, abunan na agad. Static. Sino pa? Gumigire mga kaibigan. Pero there will be the Bad Rider. Naku, medyo nahuli. Naging froggy. Type at sa Academy para kay Eternal Envy mga kaibigan. Hop! Rocket Ears, isa pa, dagay. Oh, ito kung mamamatay pa itong laser na naabutan ng ano, ng laser. Grabe naman yun, Mr. Tinkerino, Masterino, Abed.
with the level 10 plus 75. Razor plus the laser. Oo nga, yun na nga eh. Anong level 10 ni Tinker, Direk? Naka-Etherlands pa siya eh. You know, level 10. Uy. Tinker is doing it. Oo. Abot na abot eh. Mainit, mainit mga kaibigan. 11-10. Masyado matagal yung clash na yun sa naganap na yun. And mm-hmm. we, again. Ang dami kasing nag-disengage, re-engage. Ewan ano pa? Natin. Lahat ano na gauge? Ng engagement. Oo, lahat na ng engagement. Oo. Nandun na mga kaibigan. At 7 na lang yung Bloodstone nung Storm Spirit. Yung kaninang nangyari, Aki, hindi, walang na-connect doon sa Earth Split na ginawa ni Elder Titan. Wala silang nakuwang static storm na magandang combo para sa nangyaring clash na yon. At anong pinagagawa? Pinagra-right click sila, pinagle-laser sila, and isolation technique para kay Abed. May na-isolate siyang isang support, pinatay niya agad doon sa bandang river na hindi natin nakita kung sino man, and nag-chase down yung Fnatic dito. Kaya-kaya nilang humabol doon kanina dahil ang lakas ng right click nila. Yatap! Yatap ang secret. Parehas lamang nangyayari dito. Parehas lamang, dito, oh. Eh, parehas oh. Yan, parehas sinong lamang. Sinong magaling mag-keyboard? Oo. Oh. Kumbaga, pagalihan na lang mag-computer. Kaya natin dito, BKB ang gubuin ni Storm Spirit. Parehong 10k nga to, no? Oo. Mid laner, 10k mid one, 10k abet, 20k in total. Ang galing mag-mat. Ang galing mag-mat. Pag pinagsama yung MMR nila sa MMR natin, 27k. Oo, 27k. Pero sandali lang, mukhang may nag-smoke galing sa Fnatic dito. Sino kaya ang maaabutan nila? Wala. Nagkakaingin. Pinapainit ang dance floor. Pinapainit. Illegal laging, mga kaibigan. Uy, pero tinan mo naman yung ano. Yung new bits. Binibate dito, pero blinking. Daol. Oh my goodness, BKB para kay Universita, masasilence ang Storm Spirit, mga kaibigan. Pero wala siyang pakialam. Split, natatamaan ang tatlo. Nag-finger pa doon sa gilid. Pero anong gagawin ng Lion mo sa Storm ko? Bagyo, mga kaibigan. Mr. Patang gumigit na dito. Pero si Mr. Abed, tamang match of the machines lang. Buhay pa rin ang side ng mga Fnatic dito. Pero wala doon action. Malalayon King si Abed dito. Grabe naman, nag-ahabol pa. Eternal Envy, four stop in. Dalawang patay sa secret. Again, mga kaibigan. Misplace. Feeling ko, misplace lang eh. Yung Static Storm, ginamit para sa Lion, Aki. Lion lang ang nilagyan Lion na Static Storm lang dito. Lion lang Static Storm. I think, dun, ang ganda nung Earth Split, pero walang Static Storm follow-up dahil yung Static Storm nandun sa kabila na Lion. Enough space to create sa Fnatic para maghiwa-hiwalay sila. O sige, may Static Storm doon. Nandito yung Earth Split. Hiwa-hiwalay tayo. Tinker, free rockets mula sa gilid, Madam Aki. Op. Hi, ganda naku, ng galawan so ni Abed. So speechless, mga kaibigan. Ganda ng Uy, may na-glimpse dito. That would be the Drone Ranger. Mapapatulog pa siya, mga kaibigan. Yung ngert-ngert siya ni Ace dito. One more ngert. Ngert silog. But Fnatic, even though lamang sila doon sa clash na yon, I think they Sabi nga, hindi pa natamaan ang Static Storm sila yun eh. Ano ba yun? Napaano pa siya eh. Napa-atras pa siya eh. Oh, ano ba yun? Manjin, di ko pa napopost picture natin sa Pill Arena kami yung limang nagpa-pick. Ayos ba yun? Post nyo yan, mga tol. Ayos ba yun? Pero eto na mga kaibigan. Saan ganyan siya si Mr. Razor Ramon? Pero kitang-kita ko talaga eh. Yung Static Storm ginamit pang box out sa Lion eh. Hindi, siguro hindi lang nila ina-expect na lima yung andun, na andun pati yung Tinker. Oo. Pero masakit na rin ang Lifestealer dito. Naka, ano na siya? Naka Desolator na siya. Uh-huh. Pero sa tingin ko nga, nag-overstay yung Fnatic dun sa babae. Uy, walang naabutan. Oo. Feeling ko magkakagirian to dito sa... Girian. Oop! Sa Roche Pite. Babuyan Island. Na-hex ang Disruptor dito. Flaming Lasso para sa Lifestealer, mga kaibigan. Plus the BKB. Zip-zap-zoom. Si Midwan dito. Inuli ang Shen, mga babi. Di mo kapatay na ata ang Shen dito. Mag-abol pa sila. Echo Stomp, tumama sa Lion. Yung Lion, the King of the Jungle. Pero may Thunder. Ay, Babuyan Island. Galit sa Lion, mga kaibigan. Galit sa Lion, bestie. Kitang-kita mo naman. Binubuhos yung lahat ng silence sa Lion. Sabi, easy ka lang, Lion ka. Ako, sino yung umaaway sa Lion? Bakit? Ay, nako. Galit na galit.
Galit na galit mga kaibigan. Pero ito talaga. Ito talaga mga babidi. Si Tinkering. Hoy! Meron sila sinasabi na yung play-by-play ko kanina. Wala tayong intensyong masama. Wala tayong intensyong masama. Wala akong intensyong masama sabi. Natatawa ko kasi hindi ko alam na sinabi ko yun. Oo nga. Pero ano wala. Ba, wala, ano ba kayo? Wala tayong intensyon na masama. Oo. Alam mo, pinaka-ayaw ko ng hero tong Lion. Ayaw ko ng may Lion sa lineup. Tama, tama, tama. Tama ka dyan. Pero ang I think the MVP of this game is Tinker talaga. Yung Tinker talaga. Sabi nga nila dito sa chat, kasi ang ganda ng positioning, hindi siya nagpapahuli sa Earth Split, hindi siya nagpapahuli sa Static Storm, na yun lang naman talaga magpapahuli sa kanya, and never pa siyang nahuhuli ni Mid-1. At saka ang ganda nung mga timing ng Hex niya eh. Oo. Tapos the fact na 7 charges pa lang yung Bloodstone ni Mid-1, hindi niya kayang maspam ng maspam yung kanyang ano, lagay mo naman Aki! Hindi ako yan nagchat-chat, si Aki yan. Si Aki yan, mga kaibigan. Pero hindi niya rin ma-spam yung kanyang ano eh, yung kanyang zip-zap zoom nang sobrang bilis kasi nga ang liit nung mana ano niya. Mana pool niya. Mana regen sa Bloodstone. No? Napapansin ko nga din eh, parang laging kapos sa mana yung storm. Oo, kapos sa mana. Kasi nga naubos eh, naubos. And pipe is actually good para kay Mr. DJ dito. And I think hindi na siya mag-aaganims dito. Kailangan na huwag nila mapatagal tong laban ng around 50 minutes kasi yung Chen dito magiging taga-heal na lang din talaga siya. Mawawala na rin siya ng ano dito, ng saysay. Kayang-kaya na siya ubusin dito ng yung mga neopets niya. Kayang-kaya na lang ubusin ng ano, Team Secret. Depende na lang kung makapag-aganims pa siya. Pero ang kailangan mag-step up dito para sa Fnatic, I think yung positioning ni Eternal Envy. Huwag siya magpauli sa Earth Split kasi yung Lion tsaka yung Chen, okay lang eh. Actually, yung right click nila ng Fnatic, sobrang lakas. Yung ginagawang pag-create ng space ng Tinker, kaya din kasing kontrahin ng Elder Titan plus yung Storm, yung creep equilibrium. Oo, kaya nga talaga. Tingnan natin dito, lahat ng waves ay lamang sa Fnatic dahil yan kay Mr. Abed at walang magawa ang Team Secret. They are actually rotating, adjusting their game kay Mid-1. Kung nasan si Mid-1, kung nasan yung nakapasok si Lifestealer, doon sila lahat pupunta. Kung papansinin mo, pag mag-gank sila, ang unang papasok si Mid-1 tsaka si Lifestealer. Then, nandun na kagad yung tatlo. Si Fata, si Elder Titan, at tsaka yung isa pa na si Disruptor kasi may potential backup coming out from Fnatic. Yes, ang ganda rin ang frontline and backline ng Team Secret dito. Pero yung mga paisa-isa kasi nilang pawala-wala eh. Awitan. Pero shoutout muna tayo dito si Condi daw from California. Oy, kay Sandy California. Kay Wonderdrift, kay Habeck, kay Julius Cruz. Hello sa inyo at sa lahat ng viewers natin. Si Wonderdrift, mahilig siya mag-analyze sa game natin. Thank you so much for sharing your insights. Uy, sandali lang. May nakapag... Grabe naman yung spider sense nung ano, no? Nakapag BKB siya plus... Ano? Pero ito na mga kaibigan, Mechanism has been pop for Team Secret at mukhang mamamatay na dito Mr. Eternal Envy, finger connecting to the Life Stealer. Pero Mr. Abed mula sa gilid, tamang rearm at napayulz pa siya dito mga kaibigan. Inuuna siya dito ng Storm Spirit, Earth Split, kumunekta sa kanya. Siya talaga ang inuli dito. Kitang kita nyo naman kung may instant replay, pero buhay pa rin pala si Mr. Abed. Buntikan pa siyang mamatay, guys. Medyo nagulat ako, nagka-clash na pala sila doon. Dami natin sinasabi, pero nakita mo naman, di ba? Yung taga-dalala nga lang talaga ng ulam dito sa Fnatic ay si Abed. Nakita ni Mid-1, actually naka-spot sa kanya, si Yapzor. Si Yapzor talaga. At saka yung spider sense din nung ano eh, nakapag-BKB na din agad yung Stormfield bago siya malaso. Oo. Muntikan pa mga kaibigan, mainit. Hindi ko nakita halos, nakafocus kasi ako kay Abed. Dun sa fight na yon, and makikita mo yung Earth Split naka-target kung saan naka-position si Abed, pero the fact na nabuhay pa siya, naligtas ba siya nung ano, nung Shen? Alam ko naligtas siya nung Shen eh. Naligtas siya nung Shen. And that would be bad news for Team Fnatic kung hindi siya naligtas ni Mr. DJ. Heights. De, I mean, sabi ko, di ba, nakapag-BKB siya bago siya malaso. Oh. Pero kasi yung wala nang makakapag-follow up nun eh. Malaso siya. Nalaso nga siya, pero anong follow up dun?
Wala din, nabuhay din yung Storm Spirit. Nabuhay nga talaga. Eto, hindi daw California yun. Aking Caloocan daw. Ah, Caloocan. Ikaw na masyado mo kung inaano eh. Masyado mo kaming niloloko eh. No? Nice, diba? O, tino mo na naman. Isa na naman. No? Oh, may... Pang 10 beses niya na ginagawa na yan. No? Nakaka-10 Uber na siya dito, mga babi. 17-13. Nakuha pa nila yung Roshan. Nag-Roshan sila kanina, di ba? Nakuha nila. Meron ba? Meron ba? Pa-check nga, direct. Oh, meron na. Nakuha nga nila yung Roshan. So, pwede na sila mag-YOLO dito. Oo, nasa kanila ang bola. Team Secret pa ang bola dito. And Abed, kumbaga, Gats Mabi, ginagawa na talaga ni Abed lahat ng kanyang makakaya, Madam Aki. Tingnan mo nga naman yung kahit anong pag-create ng space ng Tinker, di ba? Binibigay niya na lahat. Eto na naman, nagro-rotate na naman sila kay Mid 1. No? Sabi niya, Mid 1, lead the way. If you know the way, lead the way. Eto na, nagkakalagbigayan na ng mga Neo Pets. And Draw Ranger, parang na-stuck na siya sa item niya dito, oh, Aki. Nga eh. Parang kanina pa itong BKB Hurricane Pike niya eh. Medyo nahihirapan mag-farm dito ang Draw Ranger, which is sa kanya, siya ang position 1, sa kanya dapat ang... Actually, parang si Abed na nga ang position 1 dito. Alos lahat dapat sa kanya lahat ng ulam. Oo, nasa kanya na lahat. Tingnan natin dito. Actually, kailangan lang makapag-preheat ni Draw Ranger. Pero ang hirap eh. Lifestealer, a Storm Spirit, yung Razor lilikod lang sa'yo. Ay, nako. Paano ka makakapag-preheat kung may nakaabang sa'yo na Earth Split? Hindi ka kagad makaka-preheat eh. Mapapagamit talaga siya ng Hurricane Pike and that's a good item para sa kanya dito. Pero makapag... Ang nangyayari kasi siya yung nauunang nawawala eh. Eh, syempre low mobility talaga eh. Oh. And you cannot... Hindi mo pwedeng ipang-box out yung Lion eh. Ano to, taga-aura? taga-aura na lang. Kasi yung Lion, pag ipang-box out mo yan, type at sa academy agad yan eh. Kumbaga para ka nag-box out ng maliit na tao. Uy, pero sandali lang ha. Huwag mo siyang ginigirian. Tama. Mainit ang dance floor. Nahuli si Fata. Ano ginagawa ni Fata doon? May plano ata si Fata mag-split push doon. Hindi niya lang in-expect na nandun na lahat. May mga ganun talaga ano, instances. Uy, pero ang ganda nito ha. Tingnan mo yung mga ward placement dito ng Fnatic. Halos lahat entrance. Kung saan pwede umikot itong Team Secret, bestie. Oo. Sa bandang mid lane, sa bandang top lane din. Kung saan man papasok yung Tinker. Oba, maganda. Uy, shoutout natin si Seattle's Best 7. Mineski fan from Seattle. Been a fan since Rom's Yuki Bogs days. Uy, ever since 2004 pa yan. Yeah, thank you so much, Mr. Seattle's Best T7. Mr. Seattle's Best 7. Bata pa ako niyan. Grade 4 pa lang tayo niyan. Parang wala pa akong... Alam sa Dota niyan. Uy, sandali naman. Grabe naman yung Grab Express na yun. Mahuhuli nila dito ang Lion, mga kaibigan. Oh, uy, grabe. Pinaglaruan pa eh. May mga sidestep. Pinaglaruan ng Leon. Kala mo talaga. Mr. Ace and Mid 1 dito. Ace and Mid 1 combination. Yan ang tawag doon. But again, nahihirapan ng Secret dito dahil kay Mr. Abed. And they are giving us a ball game, 40 minutes sa ating laro. Aganims is now up on Mr. Abed dito. So yun nga yung sinasabi ko kanina, mahirapan draw might click ang Secret dito. Kasi only bounce yung laser eh. Sa, kung kahit gano'ng kayo kadami, basta dikit-dikit kayo, yung laser magbabounce na nagbabounce kapag naka-aganims ka. Hay nako, tingnan natin mga kaibigan. 40 minutes into the game, 5k gold lead sa side ng Fnatic, though sila yung madalas natatalo sa clash. Nasa kanila pa rin yung ano eh. Oo. Since may Tinker sila, hindi naman bago na nasa kanila yung overall network lead. Pero... Nullifier ang bibil ni Mid 1 dito, bestie. Maganda. Maganda, muted. Muted. Muted yung Shen, wala nang gagawin yan. Tsaka yung ano, Tinker. Tinker is actually, ang ganda ng Nullifier counter para sa isang Tinker. Kasi pag muted ka, hindi mo magagamit yung mga items mo. So without the Shiba, without the dagger, yes. At kung ano-ano pa mga item. Uy, sandali lang si Eternal Envy dito. Pumasok ang Lifestealer plus the Storm Spirit. Mawawala agad ang Draw Ranger dito, BKB. At nalaso ang Storm Spirit. Pero si walang follow-up damage from Fnatic dito. DJ will go down as well. Dalawa. Uy! Sa side ng Fnatic, pero grabe naman yung mga zip-zap zoom! Oh my god! Dalawa ang spell dito pero ma-hex siya dito. Fragi! Blink out, blink out. Pero ayun na nga, mas patan pa rin siya dito ng Team Secret, Firelight Dive. Inubos niya yung mana niya. Tanggapin mo na ang lahat. Tanggapin mo na talaga. Kitang-kita niyo naman. Ang galing nung cameraman natin. Grabe. Yung cameraman natin yung magaling. Zip-zap zoom!
Zip-Zab! Nauuli na lahat ng Zip-Zab. So, kumbaga, mas mabilis pa kay Taplash. Oy, binabati ko nga pala ng intergalactic friends natin dyan. Nandito na si Zarton sa... Nandito na si Calvin Kailangos, Vladdy. Underlord, Vladdy. Intergalactic Lord. Oo, oh, intergalactic Vladdy Mask. Pero grabe talaga yung cameraman natin yun. Oh, Ender, no. Ender the Bunak cameraman. Ops by Ender, mga kaibigan. Piruin mo yun. Ay, nako. That was mas mabilis sad. Pa sa StarCraft. Ibang klase, mga kaibigan. Pero ayun, alam mo na... Kaya niya rin nagawa yun, tumataas na yung ano niya, Bloodstone charges. Bloodstone charges niya, so hindi siya takot dito mamatay. Oo. Oh. Ay, nakyo, di makasabay. Ang ano, wala silang panghuli sa Storm Spirit. Yun na nga yung sinasabi ko, pagdating ng late game, mahihirapan na sila. Pero Storm Spirit dito. Ay, hindi, ang ano pala to, Razor pala to, pero with the Shiva Strike. Grabe naman yun! Zip, wala mana. Habol ba? 400 mana, 500 mana. Op, dagger out. Grabe naman yun, parang anghel na bumaba sa lupa. Oo nga, 38.8 mana regeneration actually coming out from that Storm Spirit. Ayan o, kung para, kaya ko nalaman yan, kung titingnan nyo yung mana pool tsaka HP pool niya. Diyan yung makikita kung ilang mana yung dadagdag. Sabi ni Wonderdiff, gusto niya tayo makalaro ng pwede, Dota. Pwede naman. I think they will be great teammates. Pwede naman. Yung Glow Ranger, Wind Ranger combination namin ni Imagine. Baka pag nakita mo ang Imagine and Aki connection. Oo, the Wind Ranger plus Glow Ranger. Ranger combination. The Ranger duo. Pero dito may magtitipi na Tinker, mga kaibigan. Nag-BKB siya at nakapag-blink out. Tingnan natin kung makakaligtas dito. Babalik pa si Abed. Pero andyan ang kuponan, mga kaibigan. There will be the finger connecting. Naging Babuyan Islands pa dito. Uy, pero si Midwan na naman. Walang mana si Midwan dito. Pero ang ganda ng Echo Stomp coming out from the other side. And plus the Head Split. Bumalik ka, boy! Kahit tagal mo nang nawala, babalik ka din. Apat ang nawala sa Fnatic, Aki. Ano ba yun? Nako, ano ba yun? Grabe. Tingnan mo kung gaano sobrang nakaka-distract ang Elder Titan. So, yeah. Feeling ko sobrang gandang pick ng Elder Titan ng Team Secret. Tsaka, feeling ko dapat nilang iban to sa next game. Tsaka the fact na halos wala na rin magawa yung Shen dito. Isa sa mga Dota 1 pa to eh. Dota 1 pa to eh. Yung Shen, kapag umabot ng late game at wala kang extra items na pampalakas sa'yo like Aghanim's o yung mga heavy core items talaga like Shiva na nagpo-fall off ng sobra-sobra kasi kayang-kaya patayin. Wala nang gagawin yung mga Neo Pets mo eh. Yung mga stunts ng Neo Pets mo. Kumbaga pang aura na lang yung gagamitin mo sa mga pets. So the fact na wala yun, para na kayong na easy 4-on-5 na laban. Easy and the fact na wala silang mobility, huling-huli ang kagad sad. Yung so, rerektahin na mga kaibigan ng Team Secret ang tower ng Fnatic. So susulitin nila ang oras na wala ang Tinker. Dahil bakit mo nga naman kasi papatagalin eh? Pwede kayang-kaya pa nilang makakambak dito. Pero GG will be called by Fnatic, mga kaibigan. Team Secret getting this game 1 for this best of 3 series para si ESL 1 Genting Dota 2018. Grabe. What can you say? Madam Aki. Oh, diba? Ito ang nagdala ng ulam. Ang Storm Spirit. Baliktad. Ay, baliktad pala. Oh. So, Direk, okay na ata. Balik na tayo sa camera. Oh, yun. Oo. Ito ang nagpanalo eh. Oh. Siyempre, ano ko to eh, yakap-yakap ko to buong laro. Oo. I give you my energy, Storm. Oo. Nanalo sila. Galing mo dun. Galing ng pasok mo dun ha. Appear tayo dyan. At guys, kung